Ano ang opisina para sa inyo? Masaya! Opisina, masaya. Family. Secret ground for working. Okay, ano ba office? Office para sa akin, second house or second family. Office is a place where we work. Ang office, dito ako nag-work. Dito ako nanguha ng buhay sa family. Gabay, para sa kinabukasan. Office is like a second home. It all started in Samad Kalbayo in Mandaluyong. So it's a small warehouse where we import our things, most of our items from Australia. Warehouse with a small office, which tatlo apat lang kami in a warehouse. Minsan niya yung mga boss kasama ko pang re-repack ng ano, nagpapack ng mga gamot kasi pag dumarating minsan yung mga produkto namin galing sa Australia, nasa malalaking box sila, nilalagay namin sa ano, sa maliit na box. Ganun yung naging ano namin dun sa Mandaluyong. After we moved to Caloocan. Caloocan because of the warehouse can't fit and dami. Nagdagdag kami ng sales force. So, we moved to Caloocan. That's our old ancestral house in A. Mabini. Pagpasok ko, kala ko hindi opisina. Kasi parang bahay. Maliit lang yung opisina na yun. Fire hazard ba? Medyo lumang building. Pero puro kahoy din. Sa Caloocan, nakitid pa ng garahe. Yung daan na nasakyan papasok. Oh, nagsisikan kami doon. Dahil nag-e-expand na rin ang opisina that time, dumadami na rin ang personnel. Kaya kami lumipad sa Matalinas Street, Quezon City. Ang baba ng office sa isang Korean na may mga Koreano doon sa baba. And then yung lakwe, nasa taas siya, maliit lang siya na office, na pag tingin mo, pagpasok mo maliit yung door niya, pagpasok mo, kita mo lahat yung empleyado sa loob. Ng pag-asa yung storm signal sa Viracatanduanes kung saan unang naglandfall ang bagyong Rosina. October 30, 1995, diinatrasa ni Pia Hontiveros ang nakamamatay na ihip ng hangin ng bagyong Rosina. When Typhoon Rosina came over, we were wiped out. The whole roof natanggal. Wala na eh. Yung opisina totally damaged na eh. Hindi naman po pwedeng i-stop natin yung ating operation. Kaya naghanap kami agad ng opisina. At 20th avenue.
ano ni Sir Ricky sa kapatid niya, yung building na pag-aari ng kapatid ni Sir Ricky? It's a 4-story building, but we occupied 2 stories with blanco yung ano, the building bare that we had to divide and put up all the modules para magkaroon ng division ng conference room and office. Avenue office, ang unang-una location niya, nasa corner siya, kaya mas kita ang company. Tapos, kung talagang lumalaki nga sila, kaya nag-expand nga, dumadami yung empleyado, almost buong building na halos kilakwi na nga. The space is too small for every Monday, malaki ang problema. So chaotic. So, we decided to move out by next year. Not long, we were able to find our new place in the 12th Avenue, which we will be moving very soon. Next year. Sa bagong building ng opisina sa Del Babino, syempre mas moderno siya. Meron tayong parking, lower ground floor and upper ground floor. So meron tayong dalawang floor na rentable, yung second and third floor. From fourth floor to sixth floor, office na ito ng LDI at meron din tayong roof deck. Nandun na rin ang boardroom, mini chapel, at multi-purpose area. The building, we call it will be named LDI Center.